Kapamilya, tuloy tayo sa mga balita. Bahagi po ng bubong na isang pamilya sa Barangay 12 sa Caloocan City tinangay ng malakas na hangin noong Lunes. Ang bahagi naman ng bubong abay sumabit sa poste ng ilaw. May update si Karen de Guzman. Karen, may nasaktan ba? Nawalan ba ng ilaw sa Caloocan? Tito Johnson, hindi naman nawalan ng ilaw dito at sa kabutihang palad, wala rin nasaktan o tinamaan doon nga sa lumipad na bubong dito sa may barangay 2 sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Pero nananawagan ng tulong ang mga residente dito dahil makikita nyo sa aking likuran, sumabit nga itong bahagi ng bubong dito sa may poste habang yung kanyang mga yero at kahoy ay lumaylay dito sa may kawad ng mga kuryente. At dito nga rin, Tito Johnson, sa ibaba naman, makikita natin na yung mga bahagi ng bubong, yung mga kahoy, ay tuluyan na ngang bumagsak dito sa may mga daan. Kaya naman nangangamba mga residente dito na hanggang ngayon ay wala pang aksyon ang Meralco. Sa CCTV, makikita na habang nasa sala ang isang bata at ang babysitter nito, biglang tinangay ng malakas na hangin ang blinds ng bintana. Nahulog ang mga gamit mula sa pader at tuluyan nang bumagsak ang kisame. Sa labas naman ng naturang bahay, kuha ang malakas na pag-ulan at hangin na tumangay sa bahagi ng kanilang bubong. Nasa tatlong bahay ang naapektuhan ng mga nilipad na yero at kahoy na sumabit pa nga sa poste at mga kawad ng kuryente. Agad naman nila itong inireport sa Meralco pero hanggang ngayon hindi pa rin ito natatanggal. Nagulat na lang po kami nung medyo tumila po yung ulan, nakasalpak po lahat ng bubong nasa poste po. Nakakatakot po sa mga dumadaan, lalo na po dito sa side na to, kapag bumaan po dyan, baka po biglang bumagsak yung yero, pwede kaya yung kahoy. Tsaka inaano po namin, baka mamaya po biglang mag-spark yung kuryente. Sabi nga po ng mga tambay dito, baka pwedeng bigyan sila ng ano, ng basbas na sila na kumuha ng mga ano, pakailaman na nila. Hindi daw po pwede. Sabi na Meralco, kailangan daw maraming tao dyan. Sana naman po, ma-actionan nyo naman po agad. Hindi naman po to ano eh, biro-biro eh. Emergency naman po to eh. Hindi naman po namin kagustuhan. Tito Johnson, kahapon nga ay nagpunta dito ang mga tauhan ng Meralco at sinabi nilang babalikan nila yung lugar. Hindi nga roto pwede agad natanggalin dahil nga delikado dahil meron mga wiring na baka nga biglang mag-spark. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang aksyon ng mga residente dito. Umaasa sila na sana'y matanggal na ito sa lalong madaling na panahon ang mga sumabit sa kawad ng kuryente para maiwasan na rin ang iba pang aksidente. Tito Johnson. Maraming salamat, Karen de Guzman.